What's up guys? Welcome back to my channel, Yung's KMX TV. Good morning. Itong video na gagawin ko sa ngayon ay patungkol po ito sa trending na balita ngayon na isang empleyado ng branch ng Robinson Place sa Palawan. Ang mapangalan ng babae ay si Miss Jovelyn Galleno, isang empleyado ng nasabing mall sa Palawan. Ay napabalita na nawawala, hindi po siya nakita na nakalabas sa Robinson's Place sa Palawan. Mayroon mga footages sa CCTV video footage na pumasok siya sa mall, pero yung CCTV footage na paglabas niya ay wala, hindi raw na nakikita at walang may palabas na ganung footage. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, at yun nga, anong yung balita na yun ay nag-trending, sabi ng mga netizens ay baka daw nakain na ng ora biktima ng isang taong sa loob ng Robinson's Place dun sa Palawan. Guys, yung balita na yan na patungkol sa taong ahas sa Robinson, matagal ng balita yan, 1980s pa yan, na napabalita na mayroong ganong klaseng insidente, mayroong daw nga kalahating tao, kalahati ahas na sinasabi nila na taong ahas sa loob ng Robinsons. Guys, wala akong katotohanan yan. Puro lang yan na puro lang yan balita-balita, wala, kasinungalingan lang yan guys, paninira lang yan sa Robinson's management. Kasi alam mo naman ng pagdating sa negosyo, maraming mga kompetensya. Ibig sabihin, yung mga kalaban na sa negosyo ay talagang gagawin nila, sisiraan na yung kalaban na para wala ng mga customer na pupunta sa kanilang mall. Kaya guys, mga kayungski, huwag kayong maniwala dyan dahil hindi yan totoo. Puro lang yan kasinungalingan, balita-balita, paninira lang yan sa management ng management ng Robinson. Matagal na yan guys na balita na yan patungkol sa taong ahas na yan. Wala pong walang malinaw na, walang proyba yan, natotoo yan. Puro lang yan, haka-haka, kasinungalingan. Kaya ako sa inyo mga kayungski, tuloy pa rin kung gusto nyo mamasyal sa Robinson, mamili kayo, malaya kayo doon at safe kayo doon, walang mangyari sa inyo dahil hindi yan totoo. Where did it come from? Everybody asks me that question, who started the rumor. Most probably, it was spread by a competitor with a very, very sick mind.